Hello Philippines and hello world. I'm your host, my name is Papemelu. And I am Papelala. Hello, hello, hello sa ating mga viewers. Buenos dias, annyeong. Ciao, sawadi. Ni hao, mayong adlaw sa mga mahilig pumapel. At pumapapel. Welcome to Papelala. So guys, don't forget to like and share and subscribe to our YouTube channel. And please do click the notification bell for you to keep updated to our YouTube videos. Hi mga Papa Lovers! Welcome to Prestige Favorite Channel. So, this is the pilot episode of Papelan Mo Series! At isa kami sa excited para sa first episode natin. Kaya Papel Lovers, tara samahan nyo kami and discover the new things about papers. So, let's go! Pan ng office ni Fedrigoni. Tara, pasukin na natin. Ngayon si Sir Kervin. So Sir Kervin, you can say hi to our viewers and magpakilala po kayo. Hello viewers, mga paper lovers dyan. I'm Kervin Valero from Fedrigoni Asia. I'm the area manager for Southeast Asia and Australia, New Zealand. So ayan, wow. Sir, kumusta ka naman ngayon despite of these challenges na may pandemya? Eto, mabuti naman. I'm trying to keep positive. So patuloy ang pag-iisip natin ng ideas, paano ba natin ma-survive itong pandemic in terms of business, sa ating mga printer na customers, mga crafters and designers. We're doing all that we can para makatulong sa pigil sa pagkalat ng COVID. Thank you very much, sir. Fedrigoni Papers is Italy's number one specialty paper brand. So, sa Italy, we dominate the market for specialty paper. At sa Europe din, we're one of the premier names in terms of paper making. So, we specialize in luxury brands, but we also work with mga small, medium-sized enterprises to help them upgrade their brand through our paper. Oh, wow.
Wow! So, ayan, sir. Sir, nakita ko sa page nyo is may green campaign kayo. Pwede mo ba kami bigyan ng konting kwento tungkol sa inyong environmentally friendly campaign? Ah, yes. Thank you. So, sa Europe, Fedrigonics been number one in terms of sa environment friendliness and being transparent about it. Pero with the launch of yung UN Sustainability Development Goals, ito rin ay nag-expand pa to align with those goals. So we do have sa aming framework 12 of the 17 pillars of yung SDG goals na to. Ayan. Yes. So, going back to sa Sustainable Development Goals, so nandyan yung una sa environment. So, ano ba yun? Yung sa raw materials, unang-una hindi tayo gumagamit ng pulp na galing sa virgin forest or sa mga non-managed na forest. Ibig sabihin, kumukuha tayo ng raw materials from tree farms kung saan yung puno na tinutumba nila is talagang plinano na palaguin para sa pangangailangan natin. So in fact, the more you use Fedrigoni paper, the more trees you'll have sa planet. Sunod, nandun rin yung ating pagdevelop ng mga more advanced solutions in terms of yung sustainable development goals na ito, tulad ng sa mga sabihin natin sa mga fast fashion brands na talagang nababatiko sila for their impact sa environment. So we work with them nang sa ganon we are able to help them na makatulong rin sa environment. So tulad ng mga 100% post-consumer recycled paper na dating hindi namin masyadong ginagawa yun. Sunod, nag-explore din kami ng mga alternative sources tulad ng cotton fibers, hemp fibers, or yung abaka para hindi lahat ay galing sa puno. Sunod dyan ay meron kaming dine-develop. Sa ngayon, nasa 20% ng aming portfolio will have yung sinasabi nating advanced ESG solutions. Pero this will be doubled in the next few years. So, ang part niyan ay ang pag-replace ng plastic with paper. So, halimbawa, marami ngayon ang naghahanap ng mga materials na nagpe-perform na plastic lang ang may kayang mag-deliver. Pero with some innovation, pretty soon, makikita nyo na rin sa market mga Fedrigoni solutions na rene-replace ang plastic. So ito ay mga papel na mukhang plastic, behaves like plastic, pero they're still paper and 100% biodegradable, 100% recyclable. Thank you so much, Sir Kervin. So what are the activities and the practices na ginagawa ni Fedrigoni to done with this campaign? Itong past year, nag-launch ang Fedrigoni ng intensive campaign to really work with its employees through training and feedback. Nang sa ganun ay matulungan kami on individual basis para ma-execute yung sustainable goals, para mapalapit tayo doon. Sunod, yung mga practices ng pagmamanufacture tulad ng pag-achieve ng 100% industrial waste recovery. So, by 2030, ang objective namin ay wala nang kaming contribution sa landfill in the manufacturing process. At sunod, yung aming pag-use ng water. Ngayon, 90% ng water na ginagamit namin na ibabalik sa environment ng malinis. By 2030, this will be 95%. So,
ba't hindi pa namin sinagad sa 100, no? Actually, kasi ang 5% ng water na pupunta dun sa papel. Pag ang papel nyo ay na nabawasan pa ng 5% water, maging alikabok na lang. Wow! Thank you so much! So, we measure it by results. So, one, nag-employ kami ng mga analyst para ma-track yung impact ng aming paper from cradle to grave, sinasabi. So, from the time na i-produce siya up to the time na magamit siya, ano ba ang contribution niya sa environment. Sunod, kami ay very transparent, so we do have yung mga certification bodies para i-inspect yung aming mga numbers. In fact, sa buong mundo, we are one of the few na kami ang voluntary na nagpro-produce ng aming data and nag-share to the public. And ito ay makikita nyo rin sa website ng Greenpeace. Yeah, thank you so much po. Ayun mga Papa Lovers, nalaman natin kung ano yung mga ginagawa ni Fedrigoni to our environment, no? Hindi lang tayo sa hindi lang sila bunagbebenta lang. So, may mga ginagawa silang alternative na campaign para sa environment natin. So, thank you po sa tayo na yung binigay. So, maraming salamat. You can say thank you din po sa ating mga viewers at sana support sila sa atin. Thank you sa inyong pagpapanood sa amin. I'm looking forward sa inyong support, whether ngayong pandemic at beyond the pandemic. At sana rin ay iparating nyo sa amin kung ano bang gusto nyo makuha pa from Fedrigoni. So ayun, Papa Lovers, si Sir Kervin, baka po ay saan po kayo mahanap? Saan po nila kayo kukontakin? So pwede mo natin sabihin sa ating mga viewers. Okay. Kung kayo ay staying at home, pwede nyo kaming ma-follow sa Facebook and Instagram. Ang handle namin ay Fedrigoni Asia Southeast. Mapa-follow nyo rin kami sa aming website www.fedrigonipapers.com. Ako naman ay also present on LinkedIn. Pwede nyo akong tanungin on LinkedIn kung may mga questions kayo on paper, packaging. Ayun, sir. Thank you so much po sa ating mga Papa Lovers. Thank you! Thank you! Hi, Papel Lala! Kamusta naman ang interview with Sir Kirby ng Fedrigoni? Papel Lala, thank you dahil ito ang ating pilot episode. Isa ako sa may maraming natutunan pagdating sa mga papel. At nakaka-inspire din dahil si Fedrigoni is one of the paper supplier na may mga campaign na siguradong makakatulong sa ating inang kalikasan. And yes, watch out for our next episode with Ms. Normie Flores para ipakita sa atin ang showroom ni Fedrigoni. Kaya Papel Lovers, i-like at mag-subscribe na! See you!